Magre-react po tayo dito kay Banat Bay. Ang title po ng kanyang bagong video is Katapang Patuloy na Sinisira si Bantag. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Banat Bay, ayan. Subscribe nyo na po dahil mag-i-enjoy kayo sa mga banat niya. Kaya ito, dahil nga mainit ang usaping Bantag versus Katapang at Remulla. Ayan po yung ating mainit na sinusundang balita ngayon dahil sa matindi talaga itong mga akusasyon na nilalabas nila laban kay Bantag. At hindi naman tayo magpapabaya na sundan ng kaso na to dahil ito na lang yung ating may tutulong sa ating kapatid sa pananampalatayang si Bantag. Ayan, okay. Start na tayo. Panoorin natin kung paano niya banatan itong si Katapang. Ayan po, Banat Bay. Nya. Okay na. Ba't parang maliwanag masyado? Ba't talagang maliwanag lang ang pagmumukha? So, si Banat Bay, makulit talaga ito eh. Nung magkabanatan na, magkabanatan na. Ayan na, babanat na tayo. Okay, start na. Boss, anong issue? Magandang araw din. Ako po si Banat Bay, ngayong araw na to pag-usapan po natin ang mga trending ho sa nangyayari sa ating bayan. As usual, trending pa rin, Bantag. Pag-usapan natin yung mga bangayan ng mga politiko. Pag-usapan din ho natin yung mga balita. Tutukuyin natin kung ano yung fake news at saka yung hindi. At syempre, pag tama at ating pong pinapalakpakan niya, pag mali, binabalatan. Dapat lang. Pag-usapan naman natin itong itong patuloy na pag-discredit o pagpatuloy na mukhang talagang sinisira ang credibility ni Bantag nito ni Katapang ano. Alam niyo napansin ko lang ito mga susunod na araw eh mukha talaga hong sunod-sunod ang birada dito kay Bantag. Hindi na sila na kontento eh. Ewan ko ah. Feeling ko lang naman eh mukhang napag-utusan talaga itong si Katapang. Ha? Hindi lang natin alam kung sino umuto sa kanya, pero siguro naman obvious naman kung sino. Ha? Alam mo. Na durugin ang credibility ni Bantag, di ba? Feeling ko lang. Kasi since itong issue ng Percy Lapid na ito lumabas, talagang ang ginawa nila, pinaliwanag na natin ng ilang araw yan, eh talagang dinurog nila ang credibility nito ni Bantag. At para gawin ho yan, kahit hindi pa ho na hihingan siya ng paliwanag niya o ng kanyang affidavit, ay hinusgahan na ho itong si Bantag. Una-una ng ating secretary, pangalawa ng ating pangulo, talagang hinusgahan na ho na tila may kasalanan na ho talaga. Kahit wala pa ho yung subpoena para mag-submit siya ng kanyang affidavit, kanyang salaysay. Alam nyo, ito lang ha, masasabi ko lang dito. Since dinala naman nila ito sa public court, itong tinatawag, di ba? Kasabi ko nga sa inyo, dalawang klase ng korte ang meron sa Pilipinas eh, di ba? Yung lehitimong korte na alam naman nun natin, nandyan yung mga judge, nandyan din yung lahat, nandun na ho, pati Supreme Court, RTC, at CA, nandyan ho yan. Pero meron pa yung isang napaka-importante na korte, yan yung public court, di ba? Mukhang inuna nito ni Secretary Remulla na birahin itong si Bantag through the public court by giving presentation ng mga kwento through the media. Tapos at the same time, hindi inuna ang subpoena para magpaliwanag si Bantag. Sa madaling salita, ang pinakinggan, yung nagko-complain lang. Tama. Ang naging dating nila Remulla is hiniya muna ng hiniya. Binagsakan ng maraming kahihiyan. Kaso, kung ano-ano. Nag-press conference nang wala sa timing.
Tapos, hindi na ho inano, hindi na ho pinakinggan yung kay Bantag tapos sinusga na kagad. Talagang dinelay, 17 days nga eh. Higit kumulang 2 linggo, di ba, ang inabot para ho hinga ng panig si Bantag. Pero sa public eyes, eh medyo ano na ho siya. Medyo guilty na siya sa pananaw ng tao, di ba? Ganun ang ginawa sa kanya. At ngayon naman, since eto, dinurog na nila, inilagay na nila sa public court ang issue ni Bantag. Ngayon, tayo na ang huhusga. Okay, tayo na ang mga kababayan ng husga. At dahil nga sa ganyang ginawa nila, isa lang ang masasabi natin dito sa hirit ho ni Katapang. Kasi kung iisipin mo, ha, iisipin mo ng mabuti, ano ba issue? Hindi, totoo, ano ho ba ang issue? Tanungin ko kayo. Para at least alam ninyo, maaalala ninyo, ano ba issue? Alam nyo ko, ano? Ang issue talaga ay pagkamatay ni Percy. Tama, mali? Tama. Iyan naman ang punot dulo nito eh. Pagkamatay ni Percy Lapid. Ano kinaugnayan ng mga kabayo? Anong kinaugnayan nung swimming pool? Nadamay pati kabay. Anong kinaugnayan nung mga puta? Tanim red horse? Parang wala naman huata. Di ba? Bakit ngayon naglalabasan niya mga ganyan? Alam mo, bilang public court, tayo na ngayon ng husga. Tayo na ngayon ng Yung mga sunod-sunod na banat ng mga ayan, yung side ni Remulla, Katapang, eh patunay lang yun na talagang wala silang planong ibalik na si Bantag. Talagang balak talaga nila is masira na talaga. Sinira ng sinira yung kredibilidad ni Bantag. So wala na silang planong umalis sa posisyon na kung saan naka-posisyon na naman sila. Saka isa yung hudyat na paghahanda nila sa susunod na naman na halalan. Nag-uumpisa na naman ng mga dilaw. Eh yung pagkakaintindi ko dyan. Pukpok, gaganon. Nawala na yung pampukpok ko eh. Alam mo kung anong sasabihin natin? Irrelevant. Diba? Totoo naman eh. Irrelevant po yung mga hirit. Wala na ho sa hulog, sa madaling salita yung hirit ni Katapang. Eh anong pakialam namin dun sa mga sinasabi mo? Sa totoo lang ha, anong pakialam namin sa sinasabi mo? Ha? Anong kinaugnayan yan sa Percy Lapid case? Ngayon, kung sinasabi mo Katapang, ha, sayang yung pangalan mo. Bakit? Tapang nung sayang pangalan. Sayang yung pangalan mo kasi tapang. Supposedly matapang ka. Eh bakit hindi mo na lang husgahan ng, hindi pala husgahan, sampahan ng kaso. Ng kaso, si Bantag, ang dami mong satsat. Yun. Pinoy tayo, di matisyon, bibigay niya mismo. Sige, asa na, papay, ano, bigay, pakeno, asa na mga ibinig. Malupit yun ah. Katapang tapos biglang yung diskarte kaduwagan. Wow. Sige na. Panoorin mo sa CNN. O, edi meron pala sa mainstream media. O ba naman nung bumanat ng gano'n, idamay mo yung walang kinalaman ng mga hayop. Anong kinalaman ng hayop sa mga nangyayari dyan sa Bukor? Tukmul ka. Ito naman si Pinoy tayo. Sabi mo kasi kanina, wala sa mainstream media eh. Eh, meron pala sa CNN. Hindi may mainstream media. Ito na, ay, Pinoy tayo, medyo ayos natin yung text natin para hindi ako nagugulhan, ha? Hindi ba, oh, yan ang nangyayari. Huwag tayong lumihis dun sa issue. Ano issue? Percy Lapid case. Oh, eh bakit nagkaroon ng kabayo dyan? Ano bang kaso dyan sa kabayo? Wait lang. Ha? Illegal horsing? Wait lang. Percy Lapid case. Lapid po kasi yung kaso, kaya kailangan ng kabayo. Kung tatandaan niyo yung mga pelikula ni Lito Lapid, puro kabayo yun nandun doon, di ba? May kinalaman pa rin yung kabayo kasi Lito Lapid nga pala yung kaso. Joke lang. ano yung kabayo? Tinadyakan yung si Villamor para mamatay. Ganun ba ibig sabihin nun? Ano kinaugnayan ng kabayo doon sa kaso ni Percy Lapid? Sige nga. Si Lito Lapid nakaugnay doon. Katapang, kung talagang atao pang atao ka, bakit di mo na lang sampahan ng kaso si Bantag? Ang dami pa nating satsat. Pakanta-kanta ka pa, baduy-baduy naman.
Hindi, di ba? Oh. Nakakairita eh. Yung hirit niya, na medyo wala ho sa hulog. Parang bakit, anong problema doon? Sige nga, pakipaliwanag ito ha. Kasi baka sabihin nyo naman eh, hindi natin na natalakay ito kahapon eh. Nagkataon lang ho kahapon umuulan kaya wala po tayo eh. Lakas lang kasi mga asar yung katapang, yung discarding support. Tapos kakanta-kantahan niya pa eh. No? Parang kala mo napakababaw ng... babaw ng mga ginawa nilang kaso kay Bangtag na pagbibintang kung ano nung pagsisisihan nila yan. Magsisisi ang mga yan sa ginawa nila. Di siya binatiko sa CNN, yun point ko. Ah, mali, okay pa din. Okay. Pinay tayo, sige. Hanapin ko yun, ha? Hanapin ko, bukas. Bukas siguro yun, bukas. O, pag-usapan lang natin. Yung umiirit na iba naman ang topic, balik ka na lang siguro mga after 1.5 hours. Pupunta na tayo doon kay Tulpo at saka kay Senator Villar, ha? Sir Christian Lopez. Pasensya na, ha? Pero ito muna ang topic. Mamaya, balikan na lang siguro after 1.5 hours para doon siya Senator Tulpo at Senator Villar. Kasi medyo tinapik ko na yan kaganina eh. Meron nung tayong nilabas na video, tinapik ko na ho yan. So dadaanan na lang ho natin yan unya-unya. Pero dito muna tayo. So kung medyo hindi nyo matiis yung topic, pwede ho tayong balik na lang after 1 hour. Okay? O ito, pag-usapan natin doon kay Bantag, ha? Itong keso, may mga pautot pa silang bilibidso. Believe it or not, tila naging zoo na raw ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa sa dami ng mga kabayo, manok at meron pang sawa sa loob mismo ng compound. Pinasilipo. Hindi nga lang sawa meron dyan eh. Animal, marami ho dyan. Oh, nandiyan sa tabi nyo. Yan sa News 5 ni Bucor Acting Chief Gregorio Katapang. Kung sino bang nagmamay-ari ng mga hayop, may kanta sa kanya si Katapang. Eh, kung sino man yung may-ari ng kabayo na yun, eh, ang kanta dun eh, ang kawawang cowboy. May baril, walang bala, may bulsa, wala namang pera. Nakakatawa, baduy. Oo, baduy yun, di nakatawa. Siya lang ang tumawa. Alam mo, may tawag ho dyan sa ganyang klaseng tao, tumatawa sa sariling joke. Hindi, maniwala ko kayo sa akin, ha? Meron nung tawag sa isang taong tumatawa sa sarili niyang joke. Totoo, di ba? Tanong nyo sa mga komedyante. Alam mo, mga komedyante, alam nila yan. Never silang tatawa sa joke nila. Pag tumawa sila sa joke nila, ibig sabihin, ano yun? Corny. Tama kayo. Buti ba kayo alam nyo? Diba? Eh kasi hindi nakakatawa eh. Parang okay, anong point mo? Kawawang cowboy si Bantag? Malamang kasi kinakawawa nyo talaga. Pero wag kang ano dyan ha. Pahinahinay dyan. Katapang. Dahil katapang. Pag ang tao kinawawa ninyo at hindi ninyo binigyan ng sapat na boses o hustisya, naku po, maka kamulat-mulat, kayo ang magulat sa galit ng taong bayan. Tama. Yung ginawa ni Katapang at saka ng sino man nasa likod niyan, Rimbulya. Pagsisisihan niyo yan, may Diyos na pinaniniwalaan si Bantag. Hindi katulad niyo na para kayong walang pinaniniwalaang lumikha. Ayan, kayo. Sample pa lang yan, taong bayan. Ginagalit nyo taong bayan sa ginagawa nyo kay Bantag. Honestly, ha, ginagalit ninyo ang taong bayan sa ginagawa ninyo kay Bantag. Alam nyo kung bakit? Minamaliit nila yung kakayanan ng taong bayan. Sa ginagawa nila, parang wala silang believe sa lakas ng taong bayan. Mas malaki yung paniniwala nila na sasalba sila, proteksyonan sila. Drug lord, pera. Pera ang umano sa kanila. Yun ang pinaka-power nila, yung pera nila. Ito lang ang nararamdaman ng tao sa ginagawa nyo kay Bantag eh. Kung si Bantag nga, sarili ninyong tao, sarili ninyong mga kasamahan, eh kaya ninyong... mabuhi ng hustisya. Paano pa kaming mga ordinaryong Pilipino? Tapa. Tapos bigla mo kaming kakantaan ng kawawang cowboy. Hindi ho maaano kami. Kami ho maiinis eh. Hindi ho kakala nyo nakakatawa para kay iba. Hindi. Totoo yun. Kaya kayo mga sumusubaybay dyan.
Yung mga ganyang klase ng mga official sa gobyerno, hindi na dapat yan pinagkakatiwalaan. Kung si Bantag na kapwa nila nasa batas, no? General, pinabagsak nila. What if kung napaka-ordinary yung tao, simpleng mamamayan? Diba? Para sa kanila eh, diba ang baba ng mas mababa pa ang tingin nila? Kung ganyang kababa tingin nila kay Bantag, mas mababa tingin nila sa mga katulad natin, ordinary yung tao. Kaya hindi dapat pinagkakatiwalaan yung mga ganyan. Makapanghusga ka, alam mo. Tulad niyan, sirang-sira na sila eh. Yung ginamit pa nila yung mga hayop dyan sa ano. Maganda yung paliwanag eh. Kasi yung... Mamaya, tuloy natin. Kawawa nga si Bantag, tama ka dyan. Pero kami, naiinis kami sa inyo. Kaming mamamayan na nararamdaman namin na merong kayong ginagawang hindi ano eh. Ang tawag dyan sa ginagawa nyo kay Bantag, persecution eh. Cyrus D, maraming salamat. Edmonton Bags pa from Edmonton, Alberta, Canada. Oo, persecution ang ginagawa ninyo dyan. Kasi hindi nyo binibigyan ng pagkakataon tapos dinudurog lang ninyo, di ba? Si suspended Bucor Chief Gerald Bantag at tinuturong may-ari ng ilang hayop ay po yan sa isang preso. Nakuhanan pa nga siyang sakay ng kabayo noong 20... Kasi ito, sige. Maraming nagsasabi, maraming nagre-reklamo, pati yung swimming pool. Mamaya, pag-usapan din natin yung swimming pool. Pero isa-isa muna tayo. O anong masama sa kabayo? O. Kunwari, may nagbigay sa kanyang kabayo. Alam nyo ba kung gaano kalaki yan? Yung bilibid na yan? Para makapunta ka dun sa loob, sasakay ka pa. Hindi ako nagbibiro. Naalala nyo, pumasok na ako dyan? Hindi ako nakulong ha. Hindi ako nakulong. Kasi kung maaalala nyo, nagpunta ako dyan yung panahon ni... Basta, ni Paildon yan. Pati nung in-interview namin ni Mo kasi... Sino ba to? Yung retired na general na lumaban sa mga NPA. Kasama ako dun eh. Alam ko kung paano pumasok dyan. At saka talagang malayo. Malaki. As in, malaki ho yung lugar. Parang ang tawag ko dyan, ano eh. Parang isang buong subdivision. Diba? Si Palparan. Yun, si Palparan. Yun. In-interview namin si Palparan noon. Ang laki-laki niyan. As in, para makapunta ka ba doon sa isang lugar, alayo. Na weirdo na ako. Alayo pala noon. Talaga sumakay pa kami para bumiyahe doon. Eh, ang dahilan nga ni ano dito, may nagbigay sa kanyang kabayo. Kasi paano kunwari lang, ang kanyang habit ay kabayo. Kasi nga, di ba, malamang dahil taga Baguio siya. Taga-Baguio. Kabayo ang kanilang, di ba? Ang libangan, malay mo. May kanya-kanya tayo libangan eh. Yung iba, kabayo. Di ba? Simple lang yan. Dahil nga taga-Baguio siya, malapit ang loob niya sa mga kabayo. Ganun lang yun. Iba, scooter. Ako, scooter. Nagpupunta ako ng BGC mula sa Bulacan. Bulacan to BGC. Ang pagkakaalam ko, ginawa nilang service yung kabayo. In case daw na merong tatakas na bilanggo dyan sa ano, sa halip na abuli nila ng wheels nila, siyempre, magastos yun. E di kabayo na nga lang naman. GC, no? Naka-scooter, no? Hindi, totoo. Kasi yun ang libangan ko, di ba? Minsan, kahit may motor ako, mas gusto ko rin minsan na scooter lang, libangan, di ba? Masarap po yung gayaan, di ba? Okay yun. Tapos, kung ito, ang libangan niya, kabayo, kanya-kanya o tayong trip, ano masama doon? Hindi, di ba? Ano ang masama doon sa kabayo? Sige nga. Pangalawa. Buti nga siya kabayo, ang libangan. Yung iba, marijuana. Oh, dali ka dyan. Ano mas gusto nyo, libangan? Kabayo o marijuana? Okay, tayo dyan. Buti nga yung kabayo, kinakain, damo. Kayo, sabi nga niya. Oh, di ba? At least yung kabayo kinakain yung damo. Sa inyo hinihitit, sabi nga ni Bantag, di ba? 20. Umamin naman si dating Bucor spokesperson Gabriel Chaklag na kanyang ilan sa mga hayop nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Mas bawal na ba ang kabayo ngayon? Ang tanong, saan matatagpuan ang 15 kabayong ito? At ang 10 panabong na manok? Kung ang sagot ninyo ay zoo o farm, nagkakamali kayo. Dahil
ang mga hayop na yan, tila preso rin sa loob ng Bilibid compound. Taong 2020 sa kasagsagan ng pandemya, kung saan maigpit ang seguridad na pinatutupad na ipasok raw. Bakit? Yung isa nga tumatakbo pa, anong nakakulong yung kabayo? Anong gusto nyo, pakawalan niya sa EDSA? Karagis na yan. And, tulad niyan, di ba, madamo yung lugar. Madamo yung lugar, tapos, ayan, masukal. Sa halip na ipatabas yung mga damo dyan, magbayad ka ng mga gilinis dyan. Hindi, mag-alaga ka na lang ng hayop. Tulad ganang sinabi ko, dahil nga malapit kay Bantag ang kabayo, naisip niya na ano na lang, kabayo na lang ang... Siyempre naman, dumami ng dumami yan. Hindi natin alam kung ilang kabayo nandyan. O, siyempre, naalagaan nila, kumakain, o, mabubuntis talaga yan, dadami yan. Wala lang itong katapang, pinalaki lang yung issue. Medyo yung balita, hindi maganda. Parang kinulong din daw yung kabayo. Anong gusto nyo, ilagay yung kabayo sa EDSA? Ilagay sa BGC? Nakawala na nga yung kabayo, tumatakbo-takbo pa eh. Sipain kayo niyan eh. Ang mga kabayo na ito na may mga kasama pa mga baka. Oh, kaya ngayon, diba? Nagmisto na siyang isang rancho. O ano masama? Hindi, tanong natin, ha? Hindi usa nag-aano, ha? Isipin nyo, ano ang masama na may kabayo? Eh kung yun yung alaga nila, oh, unless merong batas na nagsasabing bawal magpasok ng kabayo. O nang kahit na anong animal. Di ba? Hindi, sa akin lang, kung may batas na ganun, bakit hindi na lang idemanda? Ang dami pa kasi sinasabi. Nabisto raw ni Bureau of Correction Acting Director General Gregorio Katapang ang mga hayop na mag-tree planting sila kanina. Para talikod na ako, biglang tumilaok yung mga manok. Alam mo kung ano sabi? Ha? Lumayas ka, sabi siguro ng manok. Hindi, baka kung nakakapagsalita lang yung manok, sabi siguro, Lumayan ka! Iagawa mo kami ng... Kaginang ba? Upgraded. Hindi, baka lang naman. Hindi, diba, malay mo, nung pagtalikod niya, biglang tumilaok yung manok, sabi siya, lumayas ka! Agawa mo pa kami ng mga damo dito! Sabi, baka agawa mo ba kami ng damo? Hindi kasi, di ba yung mga manok, kumakaano lang ng mga damo-damo din yun. Pati yung, kabayo, kumano ng damo-damo. Kasi nga masukal yung lugar. Damo, yung damo-damo. Kasi malay mo, unahan yan eh. Kasi siyempre, pag may animal, inaano yung damo. Kaya ganun. Pag may animal, na. Pagkain ng animal damo. Ang animal humihit-hit na rin ng damo. Natuto na eh. Nag-level up na yung animal eh. Naghihit-hit na ng damo. Anak ng pating. Napakasimple yan, sir. Katapang. Kung ikaw ba na meron kang malaking lote, di ba? Tapos masukal na. Anong unang-una mo dapat isipin dyan, di ba? Sa halip na maggapas, mag-arkila ka ng taong gagapas dyan, bumili ka na lang ng hayop para kain-kainin na lang yung mga damo-damo dyan sa paligid ng lote mo. Simple lang naisip ni Bantag dyan, makatipid. Yan sa... Pag-aasikaso dyan sa masukal na ano na yan. Ewan ko sa inyo. Kinakain-kain. Eh, pag kami tao na, inaapak-apakan yung damo, masisira ngayon yung damo. Yun ang ibig ko sabihin. Nililinaw lang natin. Baka mamaya kung ano iniisip ninyong damo, ha? Hindi kasi, di ba, pag may tao. Kaya nga, minsan nasisira ang kagubatan dahil sa mga tao, sinisira ang damo, inaapakan. O, kawawa naman yung mga manok at saka yung mga kabayo doon, di ba? Hindi nila makain. Ay, sabi ko, may manok rin pala dito. Nag-aalaga pala kayo ng manok. Sige nga, tingnan ko nga. Pagpunta ko, kanya-kanyang kubul yung manok. Mga panabong pala, Texas. Paano mo nalaman panabong, Your Honor? Nag-aaway-away sila doon? Ha? Meron ka nakitang, anong tawag doon, yung gayon? Ha? Paano mo nalaman nga, masyado kang judgmental, Mr. Katapang, ha? Paano mo nalaman panabong yun? Merong ano sila, may gano'n, ang tawag doon? Ewan ko kung hindi, kasi ako sa bungero, eh. Hindi, di ba? Masyadong invento kasi, masyadong yung script nito ni Katapang, eh.
Yung pinagkayo ko sa kanimbala. Ayun, hindi, hindi talpakan yung ganun. Yung ganun sa kapaa. Oh, paano niya kaya sinira na lang ang panabong yung tari? TNT. O yun, may tari ka ba nakita? Bukod sa mga kabayo at manok, may nakita pang tatlong alagang sawa sa ilalim ng director's quarters. E paanong nakapasok ang mga hayop na yan sa loob ng Bilibid compound? Nasilipin namin ang record sa Bucor na mga ipinasok na kabayo at mga manok. Wala itong record. Bawal yan. Kasi... Bakit? Kailangan ba gumawa muna ng kasalanan yung manok at saka yung kabayo para ma... Gagawa na lang po tayo ng part 2. Susundan po natin itong video na to hanggang sa mapakinggan po natin yung talagang mga eksaktong mga sinabi ni Banat. Ayan. Salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po. At yan ang bago balik sa bagong maga ng bagong Pilipinas. Ako po si Leon BC at ito ang One News Report. Rewind, react, rest back. Hello? Hello? Eto na ako. Ayun na. Ayos na ba? Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.